So, yun guys, hello. So, ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag K1 visa ng DIY lang. So, ibig sabihin, yung kayo lang ang gagawa ng inyong K1 visa, wala kayong agent o any company na gagamitin. So ano ba yung K1 visa? So, yung K1 visa, siya yung sinatawag nilang fiancé visa. So, kung gusto nyo, halimbawa, may jowa kayong apam, taga US, so dapat kung gusto nyong dito magpakasal sa Amerika, so dapat yun yung applyan nyo, yung K1 visa, fiancé visa. So number one, dapat yung inyong fiancé ay dapat siya US citizen. Kasi kung hindi siya US citizen, hindi po kayo ma-approve sa inyong K1 visa. So dapat siya ay dito nakatira sa USA, o dito siya pinanganak, o kaya meron na siyang US, isa na siyang US citizen dito sa Amerika kung siya ay Pilipino. So yung una, yung pangalawa is yung legally free to marry. So ibig sabihin, yung inyong jowa ay pwede siyang magpakasal. So ang rules, kung dapat pwede siyang magpakasal, dapat siya ay single kaya divorce. Kasi kung hindi naman siya pwedeng magpakasal, so hindi siya ma-approve sa kanyang, sa inyong K1 visa. So dapat siya ay isa dun sa dalawa, single or divorce. So yung next is intent to marry within 90 days. So gagawa po kayo ng letter of intent na nakalagay doon na pagdating niyo dito sa Amerika, so magpapakasal po kayo within 90 days. So yun po yung letter of intent. Gagawa po kayo yun para patunay na nangangako kayo na pagdating nyo rito, magpapakasal kayo bago matapos yung 90 days. Yung 4 is yung have physically met their fiancé within 2 years. Ibig sabihin, kung halimbawa, kailangan nag-meet na kayo ng fiancé mo personally. So after nyo nag-meet, so, after ng meeting nyo, so, bumalik na siya ng Amerika, pwede na siyang mag-file ng K-1 visa. Kasi nga, nag-meet naman na kayo. Kahit pwedeng one time lang kayo mag-meet. So, pwede na siya mag-file ng K-1 visa. So, kasi nga, i-send nyo yung picture nyo together. So, kailangan nyo ng patunay na nag-meet kayo personally. So, yung picture, so, yung magiging patunay na nagkakilala na kayo ng personal. Ibig sabihin yun, so, within 2 years na nag-meet kayo, so, magpapile na kayo ng K-1 visa. Kasi pag lumipas yun, ng after 2 years, halimbawa na hindi pa kayo nag-file, nag-meet kayo ng 2 years, hindi kayo agad nag-file ng K-1 visa. So, kailangan nyong mag-meet uli. Kung na-expired na yung 2 years na sinasabi, so, kailangan nyong mag-meet uli bago kayo makapag-file ng K-1 visa. Kami nung aking fiancé before, one time lang kami nag-meet. So, pagbalik niya ng US, so, nag-file agad siya ng K-1 visa para sa akin. So, yun. Pwede naman kahit one time lang kayo nag-meet. Wala namang problema dun. Basta, within 2 years, ma-file nyo agad yung K-1 visa nyo. Last is, or 5 is, meet the K-1 visa income requirements. So, ibig sabihin, so, dapat yung inyong jowa, may regular siyang trabaho na papatunay na kaya niya kayong suportahan dito, kasi hindi pa naman kayo pwedeng mag-work nung pagkatapos niyo ng pagpapakasal dito. So, kailangan mamimit niya yung requirements ng yung above poverty guidelines. Dapat ganun yun. May regular siyang work, tapos yung medyo okay yung kinikita niya. Sa income requirements, yung iba-ibang sa bawat state, iba-iba sila ng income requirements na sinasabi. So, check nyo yun sa kung saan states kayo yung fiancé nyo, kung saan siyang states nakatira. So, iba-iba rin sila ng, depende yun, iba-iba rin sila ng income requirements na yung above poverty guidelines na sinasabi. May mga requirements kayong dapat nasundin na ipasa. So, yung magpapasa niyan, yung iyong apam, yung inyong jowa. So, ang tawag sa kanya, siya po ay petitioner. Tapos kayo po, yung jowa dyan sa Pinas, ang tawag po sa inyo, beneficiary. So, yung mga gusto ng yung kayo-kayo lang, yung kayo ng jowa mo yung mag,
apply ng K-1 visa. So, ang dapat nyong mga ibigay na dokumento, so yung mga sumusunod. So, ilalagay ko dito kung ano-ano yung mga requirements na yon. So, i-check nyo na lang sa, may, yung pati yung website dito, yung mga link, isi-send ko, ilalagay ko. So, i-click nyo na lang dun yon. Tapos, kung paano gawin. So, ituturo ko sa inyo. So, yung mga pinasa namin ng aking fiancé pa lang dati, na asawa ko na ngayon. So, yung I-192F na fill up mo na yun, pipill upan niya yun. So, tapos ang kanyang W-2 yung tax niya yun sa work. So, may kukuhain niya yun sa work niya, doon niya yung makukuha. Tapos, yung ITR, so parang BIR, yung sinasubmit nila dito na every year nagsasubmit sila dito ng ITR nila. So, yung yan, syempre, yung affidavit of support, kailangan niya rin yun i-submit, pipilapan niya yun, na patunay na kaya kanyang supportahan. Kasi pagdating mo dito sa Amerika, ikaw niya fiancé, kahit pagkatapos yung magpakasal, within 90 days, so, ang mangyayari, hindi ka pwedeng magtrabaho hanggat wala kang AOS. So, yun yung, so, next time, tatapik ko yun kung ano AOS, yung green card mo. Sinubmit niya yung kanyang driver's license, employment certificate, ang siyempre yung bayad sa filing fee na $535 na para sa K-1 visa fee, ang siyempre yung picture namin together, tapos sa passport, kanyang passport bio page at saka ang kanyang birth certificate. So kailangan kompletuhin niyo yung pag-send ng requirements doon, ilalagay niyo lang sa isang envelope. Tapos, isa nyo yun sa kung saan nyo isa-send. So, nandito, iyaano ko sa inyo kung saan sa sinasend. Tapos, kailangan, kumpletuhin nyo yung requirements para hindi balik ng balik sa inyo yung inyong papel. Kasi pag may nakalimutan kayo doon, nakalimutan kayong chikan, pirmahan, o kaya kulang kayo ng isang dokumento, ibabalik nila sa inyo yan, pabalik-balik. So, kami nung, yung jowa ko, hindi naman kami magaling. So, research lang, basa-basa, panood ng tutorials. So, yun lang ang ginawa namin. So, yung papel namin bumalik ng 3 beses. Kasi nga, may nakalimutang pirmahan, may nakalimutang chikan. So, kailangan basahin yung maigi yung I-192F, yung inyong K-1 visa. Babasahin yung maigi na huwag nyong kakalimutan yung bawat mga pages na dapat nyong fill upan. So, kasi nga, babalik at babalik sa inyo yan. Abala kayo sa... So, tumatagal yung processing ng K-1 visa kapag balik ng balik yung papel. So, dapat magbasa tayong maigi. So, yun sa pagpapile ng K-1 visa. Ang may kakayahan lang magpile doon ang inyong petitioner. So, hindi kayo pwedeng magpile ng K-1 visa kung hindi kayo petitioner. So, ibig sabihin yung petitioner, yung jowa na nandito sa Amerika. Is dapat wala siyang criminal records. So, kung meron man, dapat ano na yun, yung matagal na o nabura na o. Kasi yung mostly, kapag may kaso siya na medyo mabigat, so may, baka hindi siya ma-approve. Kung halimbawa siya ay, ang inyong fiancé, single, divorce, annulled, kung kayo dyan sa Pinas, dapat annulled kayo bago kayo mag-file ng K-1 visa, kaya kayo ay widow. So, hindi po kayo ma-approve kung kayo po ay hiwalay lang, separated. Kailangan po, dumaan po kayo sa annulment processing at nakalagay po sa papel nyo, annulled na kayo. So, yung iba po, may nagpapile sila ng K-1 visa na di-disapprove sila kasi nga, kasal sila sa Pilipinas, hindi naman sila annulled. Hindi po tinatanggap yun na hiwalay lang or separated, kailangan annulled. Widow, single, yan, yung mga Pinay.
sa mga Pilipino. So yun nga, na-file na ng inyong fiancé yung inyong K-1 visa. So maghihintay kayo ng letter of yung letter na matatanggap nyo is yung NOAA-1. So pag sinecheck niya yun, meron siyang gagawin, magsa-sign up siya sa isang site na doon niya makikita yung status ng kanyang pagsasend ng K-1 visa dito sa US, though yung inyong fiancé, yung inyong petitioner. So pag nag-check sa nyo, so makikita nyo kapag case received, so makikita nyo na case received na yung inyong K-1 visa, ibig sabihin na received na ng dito na, sa USCIS yung inyong case or Department of Homeland Security na receive na ang inyong K-1 visa application form. So pagkatapos nyon, pupunta siya sa NBC, sa National Visa Center, dun siya. So check na naman nila yung mga application, kung yung, so i-process din yung application. So pagkatapos ng NBC, ang susunod na mangyayari dyan ay magiging isi-send nila ngayon yung inyong application. Kung approve na kayo, wala namang problema, so pasado na kayo, kompleto kayo ng requirements, isi-send na nila yung inyong K-1 requirements, K-1 visa application. So isi-send na yan papuntang Manila Embassy, so sa USEM. Pag natanggap na pala yung inyong application na sa Manila Embassy, so meron po kayong letter na matatanggap. Ang nakalagay po doon yung tinatawag nilang NVC letter, so yung may nakalagay na MNL, tapos may number doon, 2020 something ganun. So MNL, so ilalagay ko dito yung sample kung ano yung MNL na sinasabi ko. So yun. Pag nagpa-medical kayo sa St. Luke, so dadalhin nyo yun. So ilalagay ko rin dito kung ano-ano yung mga requirements na dadalhin nyo pag nagpa-medical kayo sa St. Luke's. Nayara namin sa SLEX, St. Luke's Extension Clinic, is nasa 17,000. So, isang medical doon is 17,000. So, yun pala yung mga nagtatanong kung saan kayo magbabayad ng inyong medical fee. So, pwede naman doon sa St. Luke's. Kaya lang, pag pumunta kayo doon, ang haba ng pila, matatagal lang kayo sa pila, inaabot kayo ng isang oras kapila. Kasi nga, kung gusto yung mapabilis, pagdating nyo doon, magbayad kayo sa banko. Doon sila sa... Ang bayaran ng medical sa St. Luke's, ng mga K-1 visa, punta kayo sa Security Bank. Doon po kayo magbabayad. Doon ako nagbayad. Nung unang medical ko, doon ako nagbayad sa Security Bank. So, wala siyang hassle. So, pagdating nyo, bibigyan kayo ng resibo nyo. So, pagdating nyo doon sa St. Luke's, dala nyo yung resibo. Hindi na kayo pipila sa bayaran kasi ang daming nakaano sa bayaran eh. Doon sa mga nagpapamedical, hindi sila nagbayad sa banko. So, maaabala kayo. Matatagal lang kayo. So, pag magpapamedical kayo sa St. Luke's, so, dapat aagahan nyo. So, meron nagpapamedical sa St. Luke's, so, ang swerte nila kasi nga, one day processing, tapos na sila. Pag wala ka namang problema sa health mo, so, yun, madali lang naman. So, one day processing, makukuha mo na yung result ng, kailangan lang pupunta ka ng maaga, so, makukuha mo yung result mo ng hapon. Yung iba naman, pinapabalik kinabukasan para makuha nila yung mga result ng medical nila, so, yung iba, so ang ginagawa ng iba, nagpapa-schedule agad sila ng kanilang interview appointment. So kasi medyo pahirapan during nung sa amin, pahirapan makakuha ng interview. So ilang times kami nag-email para makakuha ko ng interview. Kasi nga, lalo na nung 2020, malapit na ma-expired yung aking medical. So hinahabol namin yung interview ko para makakuha ko. So sadly, hindi siya nagbukas. So hindi ako... Kahit ilang beses din kami nag-try ng email ng expedite, hindi rin kami na-approve. Kasi nga, sarado yung embassy, tsaka sobrang konti lang ini-interview nila. Tsaka sila na yung nag-i-email sa'yo ng interview. So sa akin, yung medical ko sa St. Luke, sumablay. So kung halimbawa nagkaroon kayo ng spot sa baga, so nagkaroon ako, sadly, 2004. So pero nagamot naman siya. So, inamin ko sa medical ko kasi ayaw ko na ng problema. So, inamin ko siya. Nilagay ko na, yes, if do you have any yung history nga sa TB. So, I said yes. So, nung inamin ko siya, yun, sputum ako. So, sputum, pag ibig sabihin, pag sputum ka, bibigyan ka ng yellow card.
So, nung na-sputum ako, ang nangyari, so, nag-sputum ako ng 3 days sa St. Luke's. Straight yun, 3 days, every morning. Punta ka ng St. Luke's, tapos, yun, alam mo na kung anong gagawin mo doon, sputum. So, yung iba naman, wala naman silang history ng sakit sa baga, ay hindi ko alam, sputum din sila. So, pag medyo malabo yung medical or something na may hindi sila makitang kakaiba doon o may nakita silang kakaiba, so, sputum ka din. So, hindi lahat na nag-sputum nagkasakit sa baga. So, yung iba, malabo lang yung ano, no, yung ano nila, yung kanilang x-ray. So, sputum agad sila. So, pag na-sputum ka, maghihintay ka pa ng 2 months sa iyong medical. So kailangan mong maghintay. Kasi nga, may sinasabi sila na i-culture pa daw yun after 2 months mo pa makikita ang result. So, sana, negative yung result. Kasi pag nag-positive yun, hindi ka makakaalis. So, kailangan mong tapusin yun. Kailangan mong maggamot. Oh, no! So, yun na nga. So, naghintay ako ng 2 months. So, nung nagpa-medical pala ako, 2020, so, kasi nga, dumating yung aking NBC letter sa Manila is 2020 March. So, biglang nagka-COVID. So, oh, good luck sa COVID. So, anong nangyari? So, eh, yung jowa ko, gustong-gusto na akong pumunta rito. So, pinamedical niya ako ng July 2020. Ayun, sputum ako. Yun yung first time kong medical. So, sumablay. So, sputum. Tapos, 2 months. Akala namin kasi magbubukas yung embassy. So, hindi naman pala. So, pagkatapos, naghintay na naman kami kung kailan magbubukas yung embassy. Hanggang sa, nagbubukas sila ng may mga special case lang silang bini-interview. So, kasi nga naman, kailangan mo kasing ma-interview bago ka makapunta ng US. Yung visa ko, inabot yun ng mahigit 2 years ang paghihintay namin kasi nga nag-lockdown, so sarado embassy, panay ang lockdown sa Manila, every lockdown, so ayun na nangyari, natagalan yung aking visa, so dapat makakaalis ako ng mga March or April, May ng 2020, eh biglang nag-COVID, so yun yung naging problema, natagalan yung visa ko. Yung iba naman na nagpapay-medical sa St. Luke's, ang swerte nila kasi nga, one day processing, tapos na sila. Pag wala ka namang problema sa health mo, so, yun, madali lang naman. So, one day processing, makukuha mo na yung result ng, kailangan lang pupunta ka ng maaga, so makukuha mo yung result mo ng hapon. Yung iba naman, pinapabalik kinabukasan para makuha nila yung mga result ng medical nila. So, yung iba, so, ang ginagawa ng iba, nagpapa-schedule agad sila ng kanilang interview appointment. So, kasi medyo pahirapan, during nung sa amin, pahirapan makakuha ng interview. So, ilang times kami nag-email para makakuha ko ng interview. Kasi nga, lalo na nung 2020, malapit na ma-expired yung aking medical. So, hinahabol namin yung interview ko para makakuha ko. So, sadly, hindi siya nagbukas. So, hindi ako... Kahit ilang beses din kami nag-try ng email ng expedite, hindi rin kami na-approve. Kasi nga, sarado yung embassy, tsaka sobrang konti lang ini-interview nila. Tsaka sila na yung nag-i-email sa'yo ng interview. So, kapag nagpa-medical sa St. Luke's, yung mga chine-check lang naman niya is like, gagawin lang sa inyo yung sa inyong x-ray, sa kukunong kayo ng dugo, tapos ihi lang. Tapos yun, tatanungin kayo sa inyong medical history, kung ito, yung mga naging sakit mo, na-confine ka ba, bla bla bla, ganun. Ganun lang naman tatanong, mga basic lang sa inyong health. Tapos yun, sa eye, yung itetest yung eye, ano nyo, yung sukat ng inyong paningin. Tapos, kung may iniinom kayong mga gamot, high blood kayo, mga ganun, vitamins, mga ganun lang yung tatanong sa inyo ng mga doktor. So, yun lang. Huwag niyong kakalimutan yung mga requirements niyo. Lagi niyong i-double check. Bago kayo matulog sa gabi, kung bakit kinabukasan yung medical niyo, i-check niyo na yan. Huwag na kayong kumpletuhin niyo na yung mga dapat niyong dala. Dalin niyo lahat kung kinakailangan para wala na kayong pabalik-balik kasi abala para sa inyo rin yun. So, yung medical pala sa St. Luke's, yung validity ng medical niya is 6 months. So, halimbawa na-sputum ka, so... kasama na doon yung 2 months. So, magiging 4 months na lang yung validity sa'yo kasi nga naghintay ka pa ng 2 months. So, yun nga pala. So, bago kayo pumunta ng interview, so, kailangan yung mag- online ng DS-160, kailangan kayong mag-fill up online, tapos ipiprint nyo yun. So,
sa pag-fill up ng DS-160, ang gagawin nyo lang is yung pupunta lang kayo. So, ililink ko na naman yung website. So, para di na kayo mahirapan. So, ayan, i-fill up lang kayo doon ng form. Tapos, tatandaan nyo, meron doon security question, tsaka answer, so tandaan nyo yun. Tsaka yung code doon sa may kanan, sa kanang banda ng inyong, kung natapos na kayo sa DS-160. So, tatandaan nyo yun. So, screenshot nyo yun, picturean nyo. Tapos, kung mag-fill up kayo ng DS-160, ang kailangan nyo gawin, lahat ng requirements nyo, itabi nyo na sa inyo. Kasi, pag mabagal kayong mag-type, nagla-log out yun ng every, like, pag mga 5 minutes or 3 minutes. So, kailangan nyo medyo mabilis mag-type doon. So, yun lang. Basta intindihin nyo lang yung mga question, yung personal question lang naman yun. Para, itabi nyo na lahat ng requirements nyo para doon na kanyo kukopyahin yung mga dapat nyo ilagay doon. Ipipil up nyo yung form eh. So, pag napipil up kayo ng form, so itabi nyo lahat ng requirements nyo para mabilis na lang sa inyo yung pagta-type. Tapos yun. So, mas maganda, recommended ko, gumamit kayo ng computer. Mas madali siyang ma-fill upan kapag nagko-computer kayo. Kasi pag cellphone, medyo hassle siya. So, mag-computer kayo, pumunta kayo ng computer shop. O kaya, kung may computer kayo, di yung computer gamitin nyo. So, mas mabilis siya dun fill upan. Tsaka, so, sisave nyo lang yung gawa nyo. So, yung DS-160, mga ano lang naman yung fill upan nyo dyan. Mga, ako nung pinil upan ko yung DS-160, gabi ko yung ginawa. So, parang one hour bago ko siya natapos. Ang dami kasing questions. Doon sa may dulo, puro question na yun. Parang 50 questions yun about ng yes or no. Answer lang yun. Ang answer doon, yes or no. So, no lang ilagay nyo. Huwag na kayong pero basahin nyo rin maigi. Puro, huwag kayong mag-yes doon. Puro no lang naman ang sagot doon. Pero mas maiging basahin nyo rin maigi yung mga tanong doon. Mga ano lang naman yun. Mga basic questions lang yun na. So, halimbawa, kung nakarating na kayo ng Amerika, so sasabihin nyo doon kung yes or no. So, yun lang yung mga basic questions lang yun. Tapos yun, pwede nyo siyang isave. Isisave nyo siya, syempre. Tapos, pwede nyo naman siyang balikan kung halimbawa nagkamali kayo. So, basta tandaan nyo lang yung mga login nyo doon, yung mga password nyo, yung mga security questions, security answer. So, wag nyo yung kakalimutan. Tapos, pagkatapos nyo yung sagutan, so yung DS-160 pala, so bali siya ng 30 days. So 30 days siyang nandun sa site na yun. So, pwede nyo pa siyang baguhin kung may gusto kayong baguhin. Bang, nagkamali kayo. Pwede pa naman niyang baguhin. So, yan. Saka pwede kayong umuwi uling gumawa ng DS-160. Halimbawa, mali yung tingin nyo. Nagkamali ako, marami akong mali dun. So, gawa uli kayo ng bagong DS-160. Tapos, iprint nyo yun. Yun yung dadalhin nyo sa embassy, na sa interview nyo. Huwag nyong dadalhin yung mga nagkamali kayo na DS-160. So, yung bagong ginawa nyo, yun ang ipapakita nyo sa US Embassy. Yan. So, halimbawa, tapos na, nagpa-medical ka na. So, ang susunod mong target ay ang interview. So, yun na. So, sa interview, kailangan mo rin mag-ano sa online. So, meron silang kung saan ka mag-registered. So, magpipili ka doon ng interview date mo. Date and time. Tapos, yun. Confirm yun sa email mo. Tapos, magsisend lang yun sa'yo ng email na meron ka yung interview letter mo. Yung tinatawag na appointment interview letter. So, yun. Sisend yun sa email mo. Ipiprint mo yun. Dadalin mo yun sa'yong interview. So, yung appointment interview payment nyo, bayaran nyo yun sa BPI. Doon yun binabayaran. So, yung bayad sa online appointment interview is nasa 14,000. So, sa interview, so, dapat maaga pa lang kayo, nasa US Embassy na kayo, so, pipila lang kayo doon, so, tapos tatawagin lang kayo doon kung papasok na, yun, sumunod lang kayo sa mga sasabihin nila, tapos, kung anong hanapin na mga requirements sa inyo, ibigay nyo lang, tapos, yun, titignan lang naman nila, kasi babalik sa inyo, so, doon sa interview date, ang unang, siyempre, doon muna tayo kay Manong Guard, o, pila na, pupunta tayo sa loob, tapos, may guard din doon. Check yung mga requirements mo, yung DS-160 mo, ganun-ganun, yung inyong birth certificate, NBA clearance, so, yan, check nila, tapos pagpasok mo dun sa loob, check ka na naman ng guard, yung mga gamit mo, so, bawal po magdala ng CD, ng mga cellphone, so, dapat may kasama kayo, iwan nyo yan dun, so, pwede nyo namang iwanan dun yan sa mga, yung mga babae dun na, sila ate na, kaso mahal yung bayad, nasa 300, iwanan nyo yung cellphone nyo, yung mga importante nyong gadgets, so, dapat may kasama kayo para doon nyo na lang iwan yung cellphone nyo. So, bawal pong magdala ng CD. So, yung CD po na matatanggap nyo sa medical nyo, huwag nyo po yung dalhin, hindi po yan
papapasukin doon. So, check po ng guard yung lahat ng gamit nyo. Yung mga bawal nyong dalhin sa loob ng embassy, iwanan nyo yun doon kay manong guard. Tapos, so, pagpasok nyo doon sa loob, ang susunod, so, pipila na naman kayo. Tapos, ang unang mag-i-interview sa inyo is yung Filipino consul. So, pag Filipino, syempre, minsan Tagalog, minsan English, yung sabihin mo, parang tatanungin ka lang yung anong pangalan mo, saan ka pinanganak, ilan taong ka na, kailan yung birthday mo, tapos yung check nila yung ano mo, yung address mo. So, sabihin nyo sa kanila yung address nyo, tsaka yung contact number nyo, kasi doon nila ipapadala yung ano nyo, yung inyong visa. Tapos yun, kukunin nila yung mga requirements mo, yung passport, NBI clearance, kukunin yan. So, mga original po yung dalin nyo, hindi po pwede yung Xerox, kailangan original at tsaka mga latest na copy. So, yun lang ang dadalin nyo para susunod lang kayo kung anong sasabihin nila sa inyo, kung saan pipila susunod. Tapos pagkatapos nyon, meron na namang sunod na pipilahan na ano siya, si i-check niya yung passport mo, yun. Puro mga Pilipino pa lang yun, yung mga ano. Yung pinaka-interview mo is yung ano na, yung tinatawag na consul, sila yung mga foreigner na sila. So yun nga, sabi ko nga sa inyo, so napunta ako dun sa consul sa akin, nag-interview sa akin, medyo bata pa siya na lalaki. So tinanong niya lang ako, so hawak niya, so nasa harap siya ng computer, tapos tumitingin siya sa akin, so tinitignan niya yung mga pinasang requirements nung inyong fiancé, nung aking fiancé nung time na yun. So tinitignan niya yung mga sinulat doon ng aking fiancé, yung mga requirements na pinasa, tapos tinanong niya lang ako ng mga basic questions about sa akin, about sa relationship, tapos about sa fiancé nyo, dapat alam nyo lahat. So, kabisaduhin nyo na yan, i-memorize nyo na yan ng bongga-bongga kung ayaw nyo sumablay sa inyong interview. So, ang tip lang doon, si be confident, tapos maging honest lang kayo. Huwag kayong, kasi nung ini-interview ako, hindi ako kinakabahan. So, kasi alam ko sarili ko, kabisado ko na eh. Sa ilang years ba naman ako napunta, hindi ko kabisado yun. So, yun lang, maging ano lang kayo, relax lang. Tiwala lang sa sarili yan, kaya nyo yan. Okay naman yung sagot nyo, hindi kayo, ano, so, alam, makikita naman ng consul kung kayo ay honest o kayo nagsisinungaling. So, kung okay naman yung sagot nyo, so, bibigyan niya kayo ng pamphlet, sasabihin niya, you will wait your, so, nung ako in-interview, nung nakapasa ako, ang sinabi niya lang sa akin ng consul, sabi niya, binigyan niya ako ng pamphlet, may binibigay na pamphlet, so, ang sabi niya, i-recommend kita for visa, and wait daw yung visa for within 2 weeks, so darating yun sa bahay nyo. So, ibig sabihin nyo, pasado na kayo, binigyan kayo ng pamphlet. So, ibig sabihin, nakapasa na kayo sa interview nyo. So, hindi na kayo muna tumambling. So, yun nga. So, umuwi na ako. So, pagka-uwi ko, chinek ko yung aking visa status. So, ang makikita nyo doon mga next few hours or the next day, nakita ko, administrative processing na siya. So, syempre, ibig sabihin yung visa nyo, pinaprocess na yun. So, pag in-interview pala kayo, kukunin yung passport nyo, hindi na yun ibabalik sa inyo. So, ibig sabihin, nakapasa kayo, so, iiwan nyo na doon yung passport nyo. Tapos, kasi, lalagyan nyo ng visa eh, ng visa, yung passport nyo, kaya hindi na yun kukunin. Kukunin nila yun, so, doon nila ilalagay yung visa nyo sa passport nyo. So, isend yan within 2 weeks. So, makakarating sa akin yata mga 5, within, siguro mga less than 5 days na sa bahay na yung aking visa. So, yun yung pagkatapos ng administrative processing, ang susunod na mangyayari sa inyong status ng inyong visa is issued. So, pag issued na yan, so, i-deliver na yan ni LBC sa inyong bahay. So, hintayin nyo na lang dun. So, may bayad din yun yung delivery ng LBC. So, kung may pilapan nyo lang dun sa online, babayaran nyo yan siya. Yung parang, yung binayaran ko is nasa 450. Less than 500 yung delivery fee niya from US Embassy sa bahay nyo. So, ayun na nga, kung tapos na kayo sa interview, nakapasa na kayo. So, yan na. Meron pa kayong dapat gawin. Huwag mo nang mag-chillax. Meron pang CFO. So, sa CFO seminar, di ba, binigyan kayo doon ng consul ng pamphlet. May bibigay sa inyo yung pamphlet nung nakapasa kayo. So, gagawin nyo, babasahin nyo yung maigi. Kasi nga, yung CFO, yung Commission on Philippine Overseas, sila yung parang pidus. Pidus sila din yung mga pupunta ng ibang bansa. So, ika-counsel nila kayo. So, magre-register din kayo online para makakuha kayo ng counselor na mag-counsel sa inyo. So, yung iba sa akin, in-interview ako sa telepono. So, inabot kami ng isang oras. So,
itatanong niya lang about sa relationship niyo, tapos may mga ipapapasa lang siya sa inyong mga requirements, kung ano yun, sundin niyo lang kung anong sinasabi ng counselor niyo. So, may ma-assign sa inyong counselor, so hintayin niyo lang sa email niyo, tapos it's either tatawagan niya kayo sa phone or yung iba sa WhatsApp sila in-interview ng kanilang counselor. So, depende yun. So, kung anong matapat na counselor sa inyo. Pag natapos kayo doon sa inyong counseling, so, ibibigay na inyong CFO certificate. So, online. So, yung sticker, wala pang sticker yun. Kasi, sa akin kasi online yun. So, dahil nga kailangan ko ng CFO. Dati kasi yung CFO, punta kayo doon mismo sa CFO office, tapos doon kayo i-interviewin, papanel kayo, o one-on-one i-interviewin kayo. Yung iba daw sabi, ganang gigisa doon. So, paghandaan nyo. So, ngayon, hindi ko na sure kung ano pa rin, kung may online pa rin, or pupunta ka na sa office, or parehas ngayon. So, yun, bibigyan kayo. May bayad din yun, may bayad yung CFO. So, bibigyan kayo nyo nung, sa akin, online lang binigay na certificate. So, pero akin yun, nakapangalan yun sa inyo. Check nyo yung pangalan nyo dun kung sa inyo talaga yun. Tapos, yun. Ipiprint nyo lang yun kasi pag umalis kayo ng bansa, iti-check yun sa, ano, sa immigration dito pa lang sa Pilipinas sa may NAIA. So, yung interview ko, so, ano siya, February 10 sa 2022. So, inabot ako ng 2 years bago na interview. So, nung una nga, naghingi kami ng interview. So, binigyan ako ng November 18 interview. Expired na yung medical ko. So, kung magpapamedical ako ng bago, ang mangyayari, maghihintay pa uli ako ng 2 months. Kasi nga, so, sa St. Luke's, kapag once na ikaw ay sputum, yung first medical mo is sputum. So, second medical mo, sputum ka uli. So, yun. So, maghihintay uli ako ng 2 months after bago ako ma-interview. So, hindi sumakto yung interview date ko. So, kapos yung oras. So, ang ginawa ko, pinaano ko yung interview ko, pina-cancel ko kasi nga hindi, wala pa akong medical. So, kasi sa pag-i-interviewin ka, kailangan may medical ka na kasi doon yun nila, doon yun. Hindi ka pwedeng pumunta ng US Embassy sa interview mo, may interview date ka na, wala ka namang medical. So, dapat uunahin mo yung medical bago ka mag-set ng interview appointment mo sa US Embassy. So, sa interview nyo sa US Embassy, so dalhin nyo lahat ng mga requirements nyo na kaya nyong dalhin. So, hindi naman nila, basta hindi yan gadgets, papapasukin naman yan. Kahit ako ang dala-dala ko, isang backpack na puro mga documents kasi para pag hinanap dun kung ano man ang gusto nilang hanapin. So, depende kasi sa consul kung ano yung mga hinahanap-hanap nila. Iba pang requirements, mga supporting documents. So, magdala kayo, dalhin nyo lahat. So, para sigurado, magdala kayo, dalhin nyo na lahat. Kahit isang bag pa yan, okay lang yan. Kaysa umuwi kayo, hindi kayo ma-approve kasi kulang kayo ng requirements. So, matuto IG kayo. Tutu IG ang tawag yun kapag may kulang kang requirements. So, hindi ka nila i-approve. So, yun. So, yun nga. So, ang nangyari, nagpa-medical uli ako sa St. Luke's. Pangalawang medical ko kasi nga, nagpa-medical ako. So, nung 2022, medyo okay na yung sa embassy. Pwede ka nang, nagbibigay na sila ng interview every Thursday sa mga K-1 visa. So, nagpa-medical ako ng mga bandang November. Siyempre, hihintayin mo pa yung matapos kasi 2 months pa dahil may sputum ka pang gagawin. So, 2 months pa yung culture daw. So, pinu-culture talaga yun para check nila kung may bacteria doon na ambawa na may nabubuhay. So, kung active yung TB na. So, kung hindi naman siya active, so, magiging negative yung medical exam mo. So, okay na yun. So, pag ano ka nga pala, pag sputum ka, yung sa akin, na sputum ako, hindi ko nahawakan yung medical ko. So, ang nangyari lang, sila ang magsisend yun sa US Embassy. So, merong February 3 na available na, ano siya, na interview date. So, hindi ko kinuha kasi hindi ako sigurado kung maibibigay na nila yung aking medical dun sa US Embassy. Kasi sila na ang maghahatid yun. So, ang nahawakan ko lang yung CD at saka yung aking yung vaccination card na ano, yung record ng yung vaccination card, yun lang ang nahawakan ko. Saka yung siyempre binalik sa akin yung passport ko. So, ang ginawa ko, kaya schedule ng interview ko naging February 10. So, ikaw na yung mag-schedule online. So, pupunta ka lang dun sa website nila. Nandito uli ang link. Tapos yun, ikaw na ang mag-schedule kung anong gusto mong time, kung anong. So, sa akin in-schedule ko 6:30. So,
Yan. Para fresh pa. So, yun lang. So, at least natapos na siya. So, next topic natin yung AOS kung paano ako na-approve. So, yung so, yun, yung mga nandito na sa US, yung mga tapos na, may, yung sa green card, about green card. So, yun lang, lagi nyo lang check yung inyong mga requirements. So, sa lahat ng mga ginagawa nyo, check nyo lagi yung requirements. So, para hindi kayo ma-hassle sa pupuntahan nyo, sa kung ano yung mga dapat gawin, susundin nyo lang siya. Tapos, bibigyan nyo lang yung mga kailangan requirements. Fill upan nyo, mag-online kayo. So, yun. Magbasa-basa lang, magbasa-basa, research, tapos manood ng mga tutorials. Yun lang, dun lang kami natuto, dun lang ako natuto. So, yun lang. Sana marami kayong natutunan. So, kung halimbawa may question kayo about kung kayo nagpa-file ng K-1 visa. So, kung may question kayo, so, sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. So, comment lang. Kung nagustuhan nyo, like yung video ko. So, sana may magtanong. Sana wala akong nakalimutang isabihin.